Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa totoong buhay na ibinahagi sa atin ng ating sender. Kaya, simulan na natin. Magandang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig at lalong-lalo na sa iyo, Sir Jasper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ben. Hindi ko tunay na pangalan. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay karanasan ng ate ko na si Ate Marife. Bata pa lang kami ni Ate Marife ay sobrang close na namin sa isa't isa. Kaya talaga namang halos wala siyang itinatagong sekreto sa akin. Mabait naman itong si Ate Marife. Kaso sa hindi ko malamang dahilan ay ayaw na ayaw niya sa mga pulubi. As in, diring-diri siya. Minsan nga, pinagsasabihan ko ito na huwag siyang ganun. Pero, wala eh. Hindi siya nakikinig. Minsan nga, habang namamalengke kami, maraming batang pulubi ang mga nanlilimos. At minsan, meron ding nag-aaya na sila na lang ang magbubuhat ng pinamili mo. Hindi kami mayaman, kaya minsan kami ni Ate Marife yung namamalengke. At sa tuwing namamalengke kami, mahalata mo sa kanya yung pandidiri nito. Lalo na nung lapitan kami ng isang batang nasa edad 10 at may kasama pa itong bata na nasa edad 2 o 3 taong gulang. Ate, kuya, makakahingi po ng barya, pangkain lang. Bibigyan ko sila ng pera, kaso biglang sumabat itong si Ate Marife. At ang sabi nito, "Hoy, wag nga kayo dito, doon kayo manghingi sa magulang nyo." Napatingin naman ang mga taong nakapaligid sa amin nung mga oras na yon. Hiyang-hiya ako nun dahil sa ginawa ni Ate Marife. Pero siya, parang wala lang at pinagpatuloy na nito yung pamimili. Habang papauwi na kami, sinabihan ko uli itong si Ate Marife. Ate, grabe ka naman dun sa mga bata. Dapat hindi mo ginaganon. Sagot naman niya, "Nako Ben, hindi natin kasalanan kung pulubi sila. Dapat sisihin nila yung mga magulang nila kung bakit sila ganun." Napailing na lang ako sa naging sagot sa akin ni Ate Marife bago ko siya sinagot ng, "Hindi rin naman siguro ginusto ng mga magulang nila na maging kapos sa buhay, di ba?" Ang tanging sagot niya lang, "Hay nako Ben, hindi talaga tayo parehas. Masyado ka maawain. Basta, hindi dapat kinukonsinti yung mga ganon." Natahimik na lang ako kasi alam kong hindi naman ako mananalo kay ate. Kaya buong biyahe kaming hindi nag-imika ni ate. Pero pagdating sa bahay ay okay naman na uli kami. Lumipas ang ilang linggo ay normal lang naman ang lahat. Hanggang sa isang araw ng Martes, habang kumakain ng hapunan, nagpaalam si Ate Marife kila Mama. "Ma, aalis ako bukas ha. Kasama ko mga kaibigan ko. Gagala lang kami." Sagot naman ni Mama, "Saan kayo pupunta?" Sagot ni Ate, "Sa mall lang Ma. Sige na please." Sagot naman uli ni Mama, "Okay lang sa akin. Tanungin mo Papa mo." Napalingon naman agad si Ate kay Papa. At kita mo sa mata nito yung parang nagpapakyut na nagpapaawa. Kaya ang sagot ni Papa sa kanya, "Ayos lang naman. Basta isama mo si Ben." Nagbago bigla yung mukha ni Ate Marife at parang nadismaya.
Nahalata naman ito ni Papa. Kaya nagsalita uli ito ng... Kung ayaw mong isama si Ben, walang aalis bukas. Kaya ang sagot ni Ate Marife. Oo na, isasama ko na. Kinabukasan, maaga kaming nag-asikaso ni Ate para sa lakad niya. Hoy, Ben, umayos ka. Huwag ka magsusumbong kila Papa at Mama. Ang bungad nito sa akin habang naglalakad kami papuntang sakayan. Bakit Ate? Saan ka ba pupunta talaga? Sagot niya naman. Sa BF ko. Birthday kasi ng tropa niya. Ayun, inuman, alam mo na. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kaya ang sagot ko dito. May boyfriend ka na Ate? Tsaka umiinom ka ng alak? Naku, yari ka kila Mama. Sagot niya naman. Kaya nga huwag ka maingay. Ito, 500. Gumala ka. Sunduin mo ako mamayang 8 PM ha, kung saan ako magpapahatid sa'yo. Tinanggap ko yung 500 na ibinigay ni Ate at inihatid siya sa bahay ng tropa ng BF niya. Ako naman ay nagpunta din sa bahay ng barkada ko. Nang alas 7:30 na ng gabi, umalis na ako sa bahay ng tropa ko para sunduin si Ate. Inabutan ko itong lasing na at pagewang-gewang na maglakad. Inalalayan ito ng BF niya papunta sa akin at inihatid kami sa sakayan. Subalit, bago pa man din kami makarating sa sakayan, may nangyaring hindi maganda kasi isang pulube ang lumapit sa amin at inabot nito yung pouch ni Ate na naglalaman ng cash at cellphone. Mga kuya, Ate, sa inyo po ata ito. Ang sabi ng isang batang pulube sabay abot ng pouch. Pero salip na magpasalamat si Ate, sinabihan niya yung bata ng... Hoy, bakit nasa ito? Ninakaw mo to, no? Sagot naman ng pulube. Hindi po, nalaglag niyo lang po yan, binabalik ko nga po eh. Inaawat na namin ng BF niya si Ate kasi nagwawala na ito at kung ano-ano na ang sinasabi. Pero ayaw neto magpaawat, dala na din siguro ng kalasingan. Tatanggi ka pa eh, kayo talaga mga pulubi kayo, walang ibang gawin kundi ang magnakaw. Maya-maya pa, nagulat kami kasi biglang sumulpot ang isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 30s o mid-40s na ang edad nito. At nagsalita ito ng... Hoy miss, ikaw na nga ginawa ng mabuti, ikaw pa tong galit, at itong anak ko pa ang masama. Sagot ni Ate. Ikaw pala yung tatay niyang bata na yan, siguro magnanakaw ka din. Sa pilitang hinatak na namin si Ate Marife kasi hindi na maganda yung pinagsasasabi nito. Pero hindi pa man kami nakakalayo, nagsalita uli yung lalaki ng... Miss, antayin mo, may araw ka din. Pero parang hindi kinakabahan itong si Ate sa sinabi ng lalaki dahil patuloy pa din ito sa pagmumura at pagsasalita ng kung ano-ano. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan kami nila Mama kasi nakita nilang lasing itong si Ate Marife. Kaya kinabukasan ay kami na naman ni Ate yung pinapunta ng palengke. Pero sa paglabas pa lang namin ng bahay, merong isang lalaki na parang pamilyar yung muka na nakatingin sa amin. Hinayaan ko lang naman yun kasi minsan ganun naman tayo, di ba? Napapatitig sa mga tao nang wala namang dahilan.
Nang makarating kami sa palengke, syempre, nag-ikot-ikot muna kami. Pero habang nag-iikot kami, biglang may bumangga kay Ate Marife. Ay, sorry miss. Sambit ng isang may edad na lalaki. Nakasuot ito ng pambahay na damit at may butas pa ang ilang bahagi nito. Pero hindi naman siya ganun kadumi. Tinitigan muna ito ni Ate bago sumagot ng, "Hoy, ikaw Manong, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo ha." Ngumiti lang yung lalaki sa kanya bago ito tuluyang naglakad papalayo. Kami naman ay nagpatuloy na din sa paglalakad. Bigla ko namang naalala yung mukha ng lalaking nakita ko nung paglabas namin ni Ate ng bahay papunta sa palengke, dahil ito yung lalaking bumangga kay Ate Marife. Akmang sasabihin ko sana iyon kay Ate nang bigla naman itong nagsalita ng, "Ben, yung wallet ko nawawala." Kapanang kapa si Ate sa bulsa niya, subalit wala talaga eh. Hindi kasi mahilig magdala ng bag si Ate pagpupunta lang ng palengke. Habang naghahanap, biglang nagsalita si Ate. "Lokong lalaki yun ah. Sinasabi ko na nga ba magnanakaw yun eh." Sinubukan pa naming hanapin yung lalaki, subalit hindi na namin ito nakita. Kaya umuwi kaming walang dala. Kasi nga, nakuha nung lalaki, di ba? Andun pa naman nakalagay yung mga IDs ni Ate at pera pamalengke. "Ano ba naman kasi ang ginagawa nyo?" ang tanong ni Mama. "Bigla kasi kong binangga nung lalaki may. Hindi ko naramdaman na nakuha niya na pala yung wallet ko." Ang mangiyak-ngiyak naman na sagot ni Ate. Sabat ko naman, "Pero ma, yung lalaking bumangga kay Ate, nakita ko kanina sa labas ng bahay nung paalis pa lang kami." Sagot naman ni Papa. "Hayaan nyo na, baka naman manan yung Ate mo kaya alam na may dalang pera." Bumili na lang si Mama sa tindahan nang uulamin namin ng tanghali. Kinahapunan naman, nagsabi itong si Ate sa akin ng, "Ben, ang sakit ng lalamunan ko, tsaka ang kati." Sagot ko naman, "Inuman mo na agad ng gamot yan Ate, baka lumala pa." Bumili naman agad ito ng gamot sa tindahan upang maagapan. Kinagabihan, nung kakain na ng hapunan, ay hindi sumabay sa amin si Ate kasi tinatrangkaso daw siya. Kaya nilutuan na lang namin siya ng lugaw at pinainom ng gamot para kahit papano ay bumaba ang lagnat niya. Nung una, ang buong akala namin ay ordinaryong lagnat lang. Pero habang tumatagal, napapansin namin na parang palala ito ng palala. Tsaka yung balat ni Ate Marife, talagang pulang-pula. Tapos kapansin-pansin dito yung parang mga tigyawat na tumubo. Maging ang buong mukha ni Ate Marife ay tadtad ng butlig na iyon. Ikinonsulta naman agad namin ito sa doktor. Pero normal lang naman ang naging resulta ng laboratory. Kaya ang sabi ay normal na allergy lang daw yon at pati yung lagnat. Kasi kalimitan daw sa ganong senaryo ay nilalagnat talaga. Binigyan lang kami ng doktor ng konting antibiotic tsaka reseta. Tapos noon ay pinauwi na kami. Pero ang sabi niya, pag hindi pa din daw nawala ay ibalik daw agad sa kanila. Pag uwi namin kinahapunan ay pinunasan ni Mama ng maligamgam na tubig yung buong katawan ni Ate para daw mapreskuhan kahit papano.
Tapos ay pinainom na nila ito ng gamot. Subalit, habang pinupunasan ni mama si ate, bigla na lang itong nag-react ng "Aray!" Sabay hawak nito sa batok niya. Doon niya nakapayong isang insekto na sa tingin ko ay kasing laki ng salaginto. Akala namin ay sa labas ni ate nakuha. Subalit, nagkamali kami dahil hindi namin inaasahan yung susunod na mangyayari. Kinabukasan, siguro mga alas 10 na ng umaga nang pinapuntahan sa akin ni mama si ate para gisingin. Pero laking gulat ko nang makita ko si ate na nasa sahig, tapos wala ng buhay. Tsaka ang malala pa, nakakita ako ng mga uod at ilang uri ng insekto na lumalabas dun sa mga butlig ni ate. Sigaw ako ng sigaw habang tumatakbong papalapit kila mama. "Ma! Ma! Si ate patay na!" Nagulantang si mama sa sinabi ko. Kaya ang sagot nito, "Hoy, Ben, huwag kang magbiro ng ganyan ha. Hindi maganda yan." Sagot ko naman, "Hindi ma, may mga insekto pang dumalabas sa katawan ni ate." Dali-dali kaming tumakbo ni mama papunta sa silid ni ate. At dun nga nakumpirma ni mama na totoo ang sinasabi ko. Iyak nang iyak nun si mama. Ako naman ay nagmamadaling tinawagan si papa na agad namang umuwi. Nagpatawag kami ng albularyo mula sa isang lugar na malapit sa amin. Sinagot na namin yung pamasahe nito papunta at pauwi dahil ang sabi ng kaibigan ni papa ay magaling daw iyon. Pero hindi sinabi ni papa na si ate yung pinatingnan dahil mahirap na. Alam naming huli na, pero gusto lang naming makumpirma kung ano ba talagang nangyari kay Ate Marife. Kasi ayaw na dalhin nila mama sa ospital si ate dahil baka pagkaguluhan pa yung bangkay niya doon pag nalamang may mga lumabas na insekto sa katawan nito. Pagdating ng albularyo, nagulat din ito sa nasaksihan kasi yung nangyari daw kay ate ayon sa albularyo ay gawa ng isang mangbabarang. Hindi lang basta mangbabarang, kundi mataas na uri. Kaya tinanong nito kung may nakaaway ba si ate. Pero sa pagkakaalam namin, wala naman. Hanggang sa pumasok sa isip ko yung batang pulube na nakakuha ng pouch ni ate. Tapos yung lalaking nagsabi sa kanya na may araw din siya. Doon na bumalik ang alaala ko na yung lalaking bumangga kay ate at yung tatay ng pulube, iisa lang. Agad ko namang ikwento ito kila mama at papa. Sinubukan naming balikan yung lugar kung saan nahulog ni ate yung pouch. Baka sakaling makita namin dun yung magtatay. Pero wala na ito doon. Yung dahilan pala ng pagkamatay ng ate ko, Sir Jasper, ay itinago namin sa lahat ng kapitbahay namin. Kasi ayaw naman naming patay na yung ate ko, pinagchichismisan pa, diba? Kaya inilihim na lang namin ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. P.S. Pinasubukan namin nila papa kung maaari pa bang mahuli yung nambarang sa ate ko. Pero ang sabi ng albularyo ay hindi na daw kaya kasi patay na si ate. Pero sa tingin ko, hindi lang kaya ng albularyo yung nambarang kaya tumanggi ito. Pero depende pa din. Sana kung may nakakaalam dyan na pag namatay na ba yung binarang
eh hindi na pwedeng mahuli yung nambarang? Salamat po sa sasagot at thank you din po Sir Jasper sa pagbahagi ng kwento kong ito. God bless. So, ayun nga mga master no. Ang sakit lang kasi namatay yung ate ng sender eh. Kaya sana magsilbing aral ito sa mga taong masyadong minamaliit o pinandidirihan yung mga pulubi. Kasi hindi naman natin alam yung mga pinagdaanan nila kung bakit sila napunta sa ganong sitwasyon, diba? Tsaka hindi natin alam yung iba sa kanila ay may mga alam pagdating sa mga ibang bagay. Kaya mas magandang mapagbigay at maging mabait sa kapwa at huwag basta-basta manghuhusga ng base lamang sa estado sa buhay. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko munang i-shoutout sila. Maharot TV, Eriza Miguel, Sindak Chronicles, Learns Kamaklang, Aizad Del Campo, Rodeline Estrera, Justin Nabua, Teresita Sareno, at kay Fatima Nepomuceno Abad, Albert Chobal Abad, at binabati ko din yung anak nilang si Jamil Ramos ng belated happy birthday. Tsaka, shoutout din sa mga bago nating subscriber at silent listener, pati na rin yung mga nakikinig at nagtatrabaho na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!